Good morning, everyone. Welcome back to our channel. This is Eden, your story. For today's vlog, ito po'y papakita namin sa inyo ang ating pagpupulga sa ating third batch ng mga bihan. Tayo ngayon at sisimulan po na ayusin na itong part na to. Susunod lang po ito para malagyan na ng kainan. At syempre po bago tayo magpurga ay kailangan po natin sila linisan. Medyo late po ngayon ang aming pagpapakain dahil usually po alas 6 pa lang ay pinapakain na natin sila. But this time, tinagal-tagalan natin ang konti. Para po ay gutom na gutom talaga sila pag porga natin sa kanila. Ilinisan na po natin. Nandito nga po ang ating pangpurga sa kanila. This time around po ay Latigo 1000 na soluble powder ang ating ihahalo sa pagkain nila ngayong umaga. Ito po ay 10 grams. Ang 10 grams po ay para lamang sa isang baboy na katulad niyan. Kasi 2.5 months na po ito at more than 50 kilos na po yan. Kaya isang soluble powder bawat isa. Ito nga po, itong anim na to, ihahalo natin dito sa feeds na ito. Ayan po. Itong na po talaga sila. Torture po yan sa kanila. Ayan po. Kasi nang ibibigay. Naghihintay na talaga sila. Ano na po ang ating mga alaga talaga. First time po namin dito sa kanila na gumamit ng Latigo 1000. Usually po ang first and second na purga po natin sa kanila ay injection. Kaya alam po, matagal po kasi magpa-schedule din sa ating technician. Kaya ito po ang ating ginagawa na ngayon. Kasi magta-transition na po tayo malapit na. Nasa grower stage po sila at kalahating buwan pa po para bago tayo mag-transition ng grower to finisher. Ayan po. Dahil gutom na gutom po sila, yun ang kagandahan pag sa umaga. Ida-diet niyo po sila ng gabi at sa umaga po ay medyo nilate namin sila ng pakain para talagang kakainin nila kahit may kakaibang lasa. Ayan po. Yan naman po natin dito sa kabila. Ito po ay mga lalaki. Ayan. Sarap ng ano niya oh. Yan po talaga behavior niya isang yan. Ito naman po ang dalawa dito. Kung sila po ay busog, hindi po na kainin yan. Kasi kakaibang lasa niyan. Although, mabango yan kasi may strawberry flavor. Kaya hindi nila pagsatsagaan yan. Busog yan mga yan. Kain-kain! Kamot-kamot!
unang dating po nila ay after first week, pinurga po natin sila. Bali po, deworming shot ang binigay natin sa kanila. And then, after a month, pinurga na naman natin sila. So, pangatlong deworming na po natin ito sa kanila. Pangatlo ba di? Pangatlo na natin ah. Deworming. Pangatlo na po. Yung deworming shots po na first and second na binigay natin sa kanila ay ivermectin po yung itinurok sa kanila. Nasubaybayan nyo po yung aming second batch naman na siyam dati sa bahay. Bali po, yun ay isang beses lang yung naturukan. Usually, yung una talaga, unang bigay namin, pangalawa ay latigo po ang ginagamit. Latigo 1,000 ang binibigay namin. At syempre po, meron naman yung instructions and directions sa likod ng sachet. Ang latigo 1,000 po dito sa amin ay nagkakahalaga ng 35 pesos. Bawat sachet yan, 10 grams po. Syempre po, mas mura ng konti yung 5 grams. Ang kaibahan po kasi ng pagtuturok ng deworming shots ay pati po yung external ay may benefits po yon. Kung may mga parasites po yung skin nila, sama po yon sa benefit ng deworming shots. Ito naman pong latigo 1,000 is more on internal. So, kung may mga bulati lang po talaga sila, yun lang po ang kaya tanggalin ng latigo 1,000. Yun po ang ano, mas effective po siya sa internal lang. Pero yung deworming shots is internal and external po ang benefits nun. Yung pong advantage niya at disadvantage. Eh, dahil naman po nabigyan na nga natin sila ng dalawang beses na deworming shots, ay okay na po yung pangatlo na latigo 1,000 ang gamitin natin. Although, mas mahal po itong ginagawa natin ngayon kesa yung deworming shots kasi halos 10 pesos lang po yung bayad natin sa isang shot sa kanila kasi meron po tayong feeds supplier and technician. Sila po ang tinatawag natin para mag-shots. Kaya alam po mahirap magpa-schedule kasi ang dami niya talagang ano, kliyente. Panahon na po para magpurga tayo dito. Lalo na at umuulan parati, iinit uulan. So, doon po mas nade-develop yung mga bulati sa tiyan. Marami nga po tayo nababalitaan sa ngayon. Solar lights dito po sa kulungan na to para mas makakipit naman po tayo ng kuryente. Ito lang po syempre gagamitan dito ng kuryente once in the morning and once in the afternoon. At other than that naman po yung ating ceiling fan lang ang gumagana sa kanya. Obserbahan din po natin sila just in case na medyo may magsuka na overdose. Papaliguan lang naman po natin sila, babasahin para matigil po or masuppress yung kanilang pagsusuka or yung overdose. Just in case po. Nalilinisan na po natin yan, tatanggalin na rin yan at syempre po yung dalawa din doon. I-check po natin kung anong ginagawa ng dalawa. Kung po may naiwan din sabaw dito sa dalawa. Nilinisan na po natin. Kailangan po ay malinis niya. Nalinisan. At yan na nga po, sila. Magtapos po natin malinisan ang kanilang kulungan.
Tahimik po sila ngayon dahil syempre sila ay may nararamdaman ng kakaiba at iniisip nila yung teka, parang kami nalinglan na. Ito naman po ang dalawa. At syempre po ito po mawabay ito kaya lang hindi masyadong maganda yung kanilang dedes. Meron po talaga ang characteristics na dapat natin titingnan kung gagawin natin silang gagawin yun. Iko-consider po tayo yung lakas ng kanilang paa, tibay ng paa nila, tapos yung dede nila, tapos yung laki nila. Yun po yung mga iko-consider natin. But these two, bibenta po natin to, lalo na yung lahi nito ay lagi pong nagtataig. Ayan po. Dalawa na lang po sila kasi binenta po natin yung sa kadahilanan po na yung isa po talaga ay lumabas yung kwet. Kaya binenta po natin siya, no choice kaysa naman sa masayang. Right after po lumabas yung kwet, binenta po natin kinaumagahan kasi baka masayang pa po magkaroon ng infection. Eh at least po tayo ay makabawi man lang or maibalik lang konti ang ating puhunan. Ganun talaga po sa pagbawa po yan. Or negosyo po talaga ganyan. Minsan nalulugi ka, kasi naman kumikita ka, wala tayong magagawa. So binenta po natin yon 2 months and 1 week. Inabot po siya ng 50 kilos. Kaya lang nga po ang presyo po ng life weight ngayon dito sa amin is 140 po at may bracket yun. Siyempre, yung 50 kilos hanggang 70 kilos po, 130 lang yun. No choice po tayo. Ganun po talaga sa negosyo. Wala tayong magagawa. At siyempre po, wala rin tayong control at magagawa sa pagtaas na kanilang feeds. Hindi po natin alam kung kailan ma-option na ng ating gobyerno. Pero ang karne naman po sa palengke, bumaba na rin, 280 na lang po sa palengke. Bumaba, so sobrang dami daw po ng supply ng baboy ngayon. Hindi ko alam dahil inaangkat po nila sa ibang bansa or galing sa ibang lugar. Kaya dito po sa amin sa Camnorte ay nag-iiyakan ng mga backyard hog raisers kasi nga po, presyo ng live weight ay 130 na lang, 130 pesos per kilo. So imagine nyo po, ito nabili namin ng 4,500 ang biik. Inabot pa po namin yung kataasan ng ano, tapos biglang magbababa ng presyo. Iiyak ka na lang po talaga. Kaya ang target po namin ay maalagaan sila ng 4 na buwan. Hoping by September ay medyo tumaas ng konti, at least 160 per kilo. Sana, love it. Para naman po makabawi tayo at kahit pa paano ay meron tayong kitain kahit na konti. Yun po. At ang aasahan na lang nga po natin na ang ating guild. Na si Twinkle na nasa bahay. So yan po muna guys ang ating update sa araw nito. At maraming salamat po sa Diyos sa lahat. Subscribe sa ating channel. The life-changing story of Eden. Shoutout po sa lahat ng mga backyard hog racers.